Gininita noong nakaraang linggo ang World Toilet Day. Layo nitong ipaalala na mahalaga ang kalinisan sa paglaban sa mga sakit. Pero mga paps, paano mangyayari ito kung milyon-milyong Pinoy ang walang maayos na palikuran? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journo, Julie Baiza. Nitong November 19 ay ipinagdiwang ang World Toilet Day. Alam niyo ba mga kapatid na dito sa Pilipinas, 24 million ang walang sariling palikuran o kaya ay nakikigamit lang batay sa datos ng UNICEF. Umikot ako dito sa Moonlight, isang informal community sa Taguig City para makita ang kalagayan nila pagdating sa sanitation. Si Ate Elaine, 27 years ang nakatira dito, binabaha ang palikuran nila. Malamok sa banyo nila ate dahil sa baha. Ayun, na-dengue po yung dalawang anak ko ito tsaka yung isang maliit last year, December. Wala rin pinto ang palikuran nila Ate Elaine at problema ang amoy burak na tubig na inilalabas ng poso. So, walang pinto yun, tarpaulin lang po tas ito, harangan lang ng ano. Pag may tao lang, sisigaw lang kung may tao. Hindi kayo te nilalamig naman dyan pag naliligo? Kasi dito lang po kayo naliligo, ano? Opo, pagka malakas yung hangin, nilalamig siya. Hindi kalayuan sa kanila itong bahay nila Ate Lina. Maayos naman daw ang palikuran nila at may sariling poso negro. Ang diretso po nito, meron yung po poso negro po. Ah, may poso negro po kayo sa ilalim. So, hindi po dito ang diretso. Si Nanay Teresita naman, mahigit isang dekada nang nakatira dito. Ganyan na rin siya katagal na walang palikuran. Dito sa labas ng bahay siya umiihi at ang pagdumi, sa plastic na lang daw. Dito po, sa gilid ng bed ninyo. Apo. Dito sa higaan, tapos apo. Plastic na lang. Sinasama na lang ni Nanay sa basura ang dumi niya. Ano, mga papel-papel, plastic, ganun na lang. Isinasama niyo po doon? Hindi po ninyo binabaon sa likod bahay, ganun. Wala pong pagbabaon ng tubig po. Paliwanag ni Ma'am Mira Bakatan, WASH Specialist ng UNICEF, no-no raw ang ginagawa ni Nanay. Ito ay considered as open defecation pa rin. Kasi in effect, yung ating dumi ng tao ay nakakalat lang din sa kapaligiran. Nakakalat. Mayroon raw tatlong requirement para sa safely managed sanitation services. Kailangan eksklusibo yung pag-aari sa toilet. Pangalawa, dapat maayos ang disenyo. At pangatlo, yung meron dapat itong ligtas na pamamahala ng naipong dumi ng tao. Sa ngayon mga kapatid, may mga kooperatiba at microfinance institutions na nagbibigay ng toilet o wash loans na aabot sa hanggang 20,000 piso. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ang malinis at maayos na palikuran. Pero para sa ilang kapatid natin, sa halip na pagpapagawa ng kubeta, kalam ng sikmura ang uunahin. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.